Ayun, ito na nga yung result. Ito. Ayan, meron na akong medical certification clearance na P2 work na ako. Pero sad to say na sa company namin, required pa talaga magpa-swab test ulit. So yun na nga guys, no. Kaya ako nag-quarantine ulit. Kasi nung time na nagpasob ako, napapasok na ako kinabukasan. Hindi ako alam, I don't know. But siguro parang naniniwala na ako na yung ganong situation is parang bunutan ba? Alam niyo ba yung ibig sabihin? Na parang ginawa nilang, hindi ko masasabi na ginawa nilang business yung COVID. Dahil nung time na magpasob ako at kinabukasan, papasok na ako sa trabaho dahil malakas na nga ako eh. So, ito nga, yung discrimination ng mga kapitbahay, alam nyo yun, nilagyan pa nga ako ng tag. Pero, nung time na magpasob ako, wala na talaga ako naramdaman. Kasi 15 days na ako nag-quarantine. Pero nung magpat na time pasob ako, nag-positive pa rin ako. I don't know why. Pero sabi ng local government, LGU natin, sabi nila, nasa bahay na lang daw ako dahil sabi nila asymptomatic na raw ako. Dahil wala na akong naramdaman, wala na akong any symptoms of COVID sa outside and inside my body. Hindi ko lalo sa inside kung baka mayroon pa raw. So, ibis na dali nila ako sa facility. So, sabi nila sa bahay na lang ako mag-quarantine. 20 days na po ako naka-quarantine dito sa bahay. So, ang ginagawa ko, ito. Dahil nag-quarantine ako at nagpalakas ako ng katawan, nag-exercise ako para manumbalik yung lakas ko. Pero, absolutely, malakas na po ako talaga. At kayang-aya ko na yung mga trabaho na yatang nakatang sa akin. So, ito. So, balik alindog tayo. Dahil na home quarantine tayo uli. Tuloy-tuloy natin ating exercise. Balitaan ko na lang kayo ang aking pag-exercise. Ayan, oh. This is a simple exercise. The shoulder exercise. So, araw-araw ako ng ganito. Yung ibang araw na naka-quarantine ako, exercise pa rin ako. Pero hindi ko lang nabablog. So dahil naka-quarantine tayo uli, vlog tayo uli. Para na ako quarantine. Ano ba yan? Kung kailan tayo maging malakas na, bago tayo nila tinasitib. So alam nyo naman yung discrimination mga kapitbahay dito sa amin. So hindi ko na inintindi yun. Dahil kung intindihin mo yon, mas lalo kang ma-stress. Pabayaan mo sila. At least naramdaman mo sa sarili mo na wala kang naramdaman. At malakas ka na. Pero dahil sa protocol, sinusunod ko pa rin yung protocol ng LGU natin. Hindi ako lumalabas. Dito lang ako. Ito lang ako makain. Ayan. Binubuksan ko lang yung pinto dahil siyempre wala naman tao. At para may proper ventilation ako kahit papano sa aking exercise. At siyempre, more intake of water. Ayan nga. Ito naubos ko to. Apat hanggang hapon. So, mayroon pa ako sa hapon, saka mayroon pa ako sa gabi. Ayan, saka vitamins, saka marami, may iba. Tubig lang to. Hindi ito Mountain Dew. Kaganyan lang. So, balitaan ko na lang kayo bukas sa aking panibagong vlog. Ayan, ang quarantine natin. Ayan, shoulder exercise. And then, ayan. So, putuloy ko lang muna yung vlog ko. Ipapakita ko rin sa inyo yung aking swab nung nakaraan. Kasi hindi ko nanisama ko sa isang vlog ko. So ngayon, isasama ko na sa ngayon sa vlog ko ngayon. Kung anong sitwasyon nung aking swabbing. Nung nagpasob ako dun sa LGU, sa government namin.
okay na tayo. So, ano bang empleyado sa loob ng government employees, yung mga sinasok. So, sinunod pa tayo sa kanila. Medyo marami sila sa loob. So, titiran natin mamaya kung ano yung mga kailangan. Sa ating success para mapakita sa kampanya. Take to reputation. Step 2, Russian coding. Habang nagpapahinga tayo, meron tayong fruits. Actually, kanina pa ako nag-exercise eh. So, bari mga more than an hour na ako nag-shoulder, nag-bicep, at nag-push up. So, isa na lang, papakita ko naman sa inyo yung push up ko. So, yun nga. Siyempre, prutas tayo. Kaya na pa rin kumakain ng prutas. So, buti na lang mayroon pa tayong sinasahod. Naubos yung siklib ko. 15-day siklib. At saka 15 days na vacation leave, inubos ko na for the whole month. At least kahit papaano yung sahod ko sa trabaho, mayroon pa rin ako sinasahod. At least mayroon ako pang gastos, pabili ng mga prutas, pabili ng mga vitamins, at kung ano-ano pa, pagkain. Siyempre nagpositive ako. Hindi pa nila ni minsan hindi kami nakakaramdam ng naramdaman namin ng galing sa tulong ng LGU, pagkain, whatever, wala. Kaya kung wala kang trabaho, kawawa ka. Yung sinasabi ko yun kasi, hindi ko naman sinasabi lahat ng LGU ganun. Yung sinasabi ko lang ang reality at ang experience dito sa COVID facility na dadala nila or dito sa or home quarantine sa bahay. So, wala silang binibigay sa amin na kahit ano. Wala. Hindi ko alam. Pero ganun talaga siguro. Sana magising yung ating gobyerno at mapanood to ng mga ibang government agios yung vlog na to. Sana mamulat sila na hindi lahat ng may COVID na nasa bahay or whatever natutulungan nila. Paano lang pag wala akong trabaho, wala akong pinagkakitaan, wala akong... Buti na lang, meron akong sick leave, meron akong vacation leave na nagamit ko. Para may at least kahit pa paano meron akong sinasahod. Tapos tayo, marami na akong nakain masanas na sa isang buong ganito o mga 10 ganito. Abos ko na, isang na lang eh. Kasi kanina pa ako nag-exercise. Mula na hour na ako. So palagay nyo guys, sa ganitong katawan, hindi pa ba healthy yan? Ayan o! Diba? Ay nako. Nas na. Para bukas ulit. Nakarami na ako po sa actually. Hindi ko lang na-vlog kanina. So another vlog. So itong vlog na ito, ikuputin ko ito hanggang matapos ang aking quarantine. 1 week later. So guys, yung katotohanan na sinasabi ng LGU sa akin, dapat bago ka magpaswab at sasabihin sa'yo na dapat 1 month, diba nagkaroon ka ng symptoms ng COVID, and then dapat after mula nung araw nung nilagnat ka at wala ka ng panlasa at pang-amoy, dapat nun mula nung araw na yun at 1 month dapat para sabi ng LGU clear na yung sa loob ng katawan, talagang wala ka ng ano. I have no choice kasi papasok na ako trabaho, kaya yun ngayon at ako'y quarantine ulit another 14 days.
So may 7th day na lang, 8 days na ngayon sa aking pag-quarantine. Another quarantine, 8 days plus 14 days, bali 24 days. So bali 24 days sa tayong nagka-quarantine ngayon. Bali, gawin ko lang 30 days para clear na uli ako, para magpag-pasob ko, magpa-resob ako uli, clear na tayo. So ito nga, mag-exercise tayo uli. Alam mo na, kanina pa ako nag-exercise, so lang, hindi ko na na-vlog. At ito, tutuloy ko lang. Tuloy-tuloy lang. Kasi para bumalik yung ating alindog, yung ating katawan. Konti naman. Kahit pa paano. So hanggang dito na lang muna sa ating quarantine period. Ha! At siguro lo, kitang-kita naman sa aking katawan, di ba? I don't have any feelings na any feelings of COVID. No more anymore. Yun na, at I'm happy to say that I'm fully recovered from COVID-19. At kahapon yung last quarantine ko. So okay naman. So ayun, ito na yung result. Ito. Ayan, meron na akong medical certification clearance na fit to work na ako. Pero sad to say na sa company namin required pa talaga magpa-swab ulit. So mga ilang araw na naman ako absent dito, kasi nga dapat papasok na ako kinabukas eh. So absent na naman ako ulit dahil mag-swab test pa ako. So yun ang required. So useless na pala ito. Ito ang bigay na sa akin ng LGU, ng government natin dito sa Nabotas. Pero iba pa rin yung ano ng company. Record, nagpa-record pa rin sila ng swab test. Pabigyan natin, swab test tayo. Pero I'm fully recovered from COVID-19 at nakakalabas na ako, nakakabili na ako ng kailangan ko. At lalo na lalo yung mga vitamins, saka mga prutas, kahit na magastos, wala tayong mga gawa dyan. Pero dahil nakarecover na tayo, at tayo sa tayo, wala na tayong problema, softies na lang uli. So pagbigyan natin ako ng company para masaya na sila. So dapat lang, yung softies ko na yon, dapat lang ay babayaran nila ako doon. Pag hindi nila binayaran yon, reklamo ko sila. So exercise pa rin tayo. So guys, hanggang dito na lang aking last vlog na aking home quarantine. At sad to say na umabot ako ng 1 month sa aking quarantine dahil nagpasob ako ng after ng 15 days. Pero nagpositive tayo. Asymptomatic daw, sabi ng LGU. So nag-quarantine ako uli. So okay na tayo, uli ka. Pero pasob din tayo uli para sa kumpanya. Yun ang kailangan nila. So guys, salamat sa support ha. So ayun. I end this vlog. Ito yung last day of my home quarantine. And I'm happy to say that I'm negative. Kaya umabot ako ng 30 days sa home quarantine ko. Dahil after ng 14 days ko ng quarantine, nagpasob ako sa government. Siyempre, libre. Kaya, hindi ko alam ha. Red Cross kasi may hawak. Kaya, nag-positive ako. So, another 14 days, quarantine. Mabuti na lang, hindi na ako dinala sa facility dahil wala naman ako naramdaman na nung time na napasob ako. Wala na akong ubo, wala akong sipon, wala akong lab na anything na sa COVID na ano, na symptoms, wala talaga ako. Kaya, pumayag sila dahil puno na yung facility natin. Pumayag sila na sa bahay na lang. Basta
meron kang ano, meron kang parang kwarto nagtitirahan. Yan, kaya yon. Kaya dito na lang ako sa bahay and I'm happy to say na I'm COVID-free na. Kaya ako umabot ng 30 days home quarantine. So, thanks God at hindi mo ako pinabayaan sa lahat ng oras. Diyan ka pa rin palagi. Sa oras na kagipitan, sa oras na pangangailangan, andiyan ang God para sa atin. Salamat din sa sumusuporta sa akin, mga kaibigan ko, pamilya na sa akin, at sa lahat-lahat ng tao na masalamu akong kaibigan. Salamat sa inyo lahat. At tomorrow, it's time to begin my work. So, back to work na tayo. At complete na tayo sa... ano? Kompleto na tayo para sa pagpasok. Salamat sa lahat. Hanggang dito na lang ang aking 30 days home quarantine. Mabuhay, Pilipinas.